Hey, Direk. Totoo mo ba na una yung pong in-offer kong Bekikang sa ABS pero tinanggihan si Julie? Inapon! Mahaba-habang usapan. Hindi. Ano niyan? Kumbaga respetuhan na lang nung mga desisyon, no? Totoo. Totoo naman po yun na soap opera po ito bago naging pelikula. Kaya lang may mga hindi napagkasunduan along the way na ang naging ending ay kailangan kong gusto-gusto nila. Gusto-gusto nila yung storya. Ang naging desisyon ko na lang po ay bawiin at gawing pelikula. At sa tingin ko, mas yun ang tamang desisyon na ang tingin ko may divine intervention na naganap. Na tingin ko na Diyos na yung nakialam na kapag sa TV, baka hindi maging ganap na star si Joey Paras. Pero kung pelikula, may effort ang tao magbayad, pupunta sa sinehan, magbibihis. Parang tingin ko mas doon talaga iniliko ng Panginoon. Kaya sa umpisa hindi mo maiintindihan, sa umpisa sa samaan loob mo dun sa mga nangyayari. Pero pagka natapos na ang lahat ng yon, mas maiintindihan mo na kaya siguro nangyari. Kasi ganito yung nangyari. Kaya anong nangyari sa aming dalawa? Parang ang beauty contest mo, dapat maganda mga sagot. Sige, yung totoo. Hindi talaga na-consider ko kay John yung Bekikang. Kung yung girl-boy, bakla-tomboy, okay. Totoong sa kanya dapat yung pelito lang yun. Yun, yung girl-boy, bakla. Pero meron mga hindi nangyaring dapat na nangyari. Hindi ko na dapat i-elaborate. Pero ang nag-ibig dito, nag-usap ulit kami ng Melda Rosario dapat na para kung ano yung isusunod kay John Labus. At sa 2014 mo namin gagawin yun. Ayaw lang namin na masyado na this time, ayaw na namin maingay. Kasi yung girl boy, konsepto pa lang ang ingay namin tatlo eh, ang ingay namin lahat. Tapos may mga bagay na hindi nangyayari, di ba? So ano nangyari, nagsipagsabugan sa mga mukha namin pare-pareho at may mga tao pang nadamay na hindi dapat. So ngayon dun sa project na gagawin namin sa 2014, under Viva Films din po, hindi muna namin iniingay. Pero itong Bekikang talagang bilang soap opera at ang iniisip namin ito ay si John ay nasa kabilata. Si Joey na kayo daw yung pangalan. Si Joey naman ay nasa ABS, kaya nga po tama si Ernie na sinabi, nung inisip ito kay Joey, sa TV po muna. Ngayon na ginawa kong pelikula, siya din. Kasi sa kanya nga bagay ito. May bagay-bagay din na yun. Ay laging positibo sa mga bagay na mangyayari pa lang. No? Kapag hindi nangyari, siguro may dahilan. Pero ang pinagpapasihan ko ng lahat ng ito, ang kumbaga yung pinayaan ko ng gustong ito ay talent. Ano na feel mo ngayon na sa dami ng mga susika or ang dami ng mga Becky na nagpapatawa, parang yung after Vice na ito yung nabibigyan ng chance na yung magkaroon ng launching film na ganito. And may nakikitang future sa inyo yung mga ba? Ano na feel mo? Dalawang bagay. Una, very happy. Pangalawa, may pressure mo. Siyempre, ikumpara ka sa isang higante, ikaw masustart ka. Na hindi naman dapat kinukumpara. Alam mo yun, ang hirap ipilit sa mga tao na hindi mo kami dapat, huwag mo, ano ba, tayo? Hindi kami magka-level ni Vice, so huwag mo ako ikumpara sa kanya. Kasi Vice na siya yun. Giant na siya. Nagdaanan niya na yung dapat niyang daanan na matagal na naisula para sa kanya at narating niya. Sobrang binip ako doon. Happy ako doon. Yung pressure yun, na parang yung tao, baka, or I'm sure di naman maapektuhan si Direk kapag ano man ang mangyari, diba, na, uy, di mo naman kaya, ganyan, di mo naman nalagpasan. Yun lang, yung pressure na yun, na ayoko may ma-disappoint kung ano man ang kalalabasan ng pelikulang ito. Pero sabi nga ni Direk, laging positive lang. Kung ano man ang mangyari, may response si God. At siguro hindi pa talaga tayo.
or kung super putok siya pagdating ng October 23, siguro time niya talaga. Ang sa akin lang po, ginagawa ko yung trabaho na meron ako, ini-embrace ko yung kada blessing na binibigay ni God, at kontento po ako kung anong meron ako at ibibigay ko sa inyo. Buong puso po kami nagpapasalamat for joining us this afternoon. Ako po ay makikiusap sa pituan ng mga puso ninyo na sana po ay suportahan nyo kami kasi kung susuportahan nyo po ako, sinuportahan nyo si Direk Wenn o siya ako, isang pamilya na po ito. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay may simula at ito na po ang simula ng magandang bukas para sa ating lahat. Kaya sa narating na October 23, sana po pakikalat natin dahil makapangyarihan po kayong lahat. Uwi na kayo. Okay, sana po ay suportahan nyo kami. Becky ka, ang nanay kong Becky. Malalaman ninyo ang mga sikreto ni Direk Wenn sa buhay nga pag napanood na to. Thank you po. Thank you everybody.